Ewan ko kung nakakita na kayo ng Bible versions na yung words of Jesus are printed in red. Pag direct quotation ko no, supposedly said by Jesus, ang kulay ng print ay red. Itong color coding na to is supposed to remind the reader that they are reading words supposedly said by Jesus himself. Sa Latin, they call them the ipsissimi verbi Jesu. I have no problem with the red letter prints, as long as the reader does not forget that these words in red letter are found in the Gospels composed by an evangelist. And it is important to keep in mind that none of the Gospels was written by Jesus himself. Kaya pag pinoproclaim yung Gospel, we say a reading from the Holy Gospel according to John or Matthew or Mark or Luke. Wala ni isang Gospel na sasabihin nating a reading from the Holy Gospel according to Jesus. Because he did not write a single gospel. Even when the words are put in the mouth of Jesus, they are still according to the evangelist. Parang, kunwari, nagkukwento ako tungkol sa dalawang taong nag-uusap. At depende sa paraan ng pagkukwento ko, pwede kong sabihin, at binuksan ni Robert ang kanyang sama ng loob kay Francis. O kaya, pwede kong ilagay sa bibig ni Robert yung linyang ganito. At sinabi ni Robert kay Francis, masama ang loob ko sa iyo. Pareho, di ba? But one puts it in the mouth of Robert. In the Gospel of John, it happens very often that the author is putting words in the mouth of Jesus. And some of them are a little bit difficult to imagine na sinabi talaga ni Jesus. Like the passages in which Jesus is delivering dialogue lines that make him sound as if he is, as we would say in Tagalog, para ba siyang nagtataas ng sariling bangko? He was not that kind of a character. Kaya tuloy kinoconfront siya. At sinabi sa kanya, hindi naman sa nais ka naming batuhin dahil sa magandang ginagawa mo, kundi dahil sinasabi mo, Son of God ka. Son of God. Maraming passages in the Gospel of John that are called the I Am passages. Halimbawa, Jesus says, I am the light of the world. I am the bread of life. I am the good shepherd. I am the vine, you are the branches. I am the way, the truth, and the life. Kung hindi natin alam basahin mabuti ang literary style ng gospel writer, especially when he puts words in the mouth of Jesus, we will get the impression na para bang ang yabang-yabang ni Jesus. As if he's always calling attention to himself. Pero mas maiintindihan mo siya kapag alam mo that in the Jewish background, pag sinabing I am, si God yun. Diba? When Moses said to God, if they ask me, what your name is, ano po ang sasagot ko? Sabi ni God, just say, I am. Si I am called you. In our gospel today, people are reacting to certain things that Jesus supposedly said and for which they wanted to have him charged of blasphemy and condemned by stoning to death.
But John tells us Jesus dared to face them. And he confronted them. And he said, "Are you stoning me because of the good works that I have done for you?" Meaning, dahil ba nagpagaling ako ng may sakit? Dahil ba yung mga ketongin nalinis? Because I raised the dead? Because I forgave sins? At ang sagot nila, no. No. Kaya ka namin binabato kasi lapastangan ka. You call yourself Son of God. Siguro, kaya gumagaya yung isang kilala ninyong pastor. Maybe, yung pastor na yon, tinatanong niya sarili niya, how come? Kaya niyong tanggapin ang sinabi ni Jesus na siya daw ay Son of God. Pero pag ako nagsabing ganoon, hindi niyo naman matanggap. Well, mabuti na lang, meron tayong four Gospels. And each one is portraying Jesus differently, even if we're talking about the same Jesus. Kay St. Mark, very humble si Jesus. He never calls himself Messiah. Sinasaway pa nga niya yung tumatawag na Messiah sa kanya. Katulad ni St. Peter, natawag patuloy siyang Satanas. In Mark, hindi ginagamit ni Jesus ang title Son of God. Mas madalas niyang gamitin ang title Son of Man, anak ng tao. Pero ibang style ni John. Pareho din ang objective niya. Gusto niyang mag-witnessing na si Jesus is the Christ, the Son of God. Hindi ang sarili niya ang tinataas niya, kundi tayo, ang ating pagkatao, ang tinataas ni Jesus. Totoo, di ba? Tinawag niyang Father si God. Pero tinuruan din niya tayong lahat. Tayong lahat na disciples niya. Tinuruan niya tayong tumawag lahat na Father kay God. Kaya nga, di ba? Ano bang the Lord's Prayer? Hindi naman my Father, kundi our Father. Kung Father niyo si God, edi anak din niya kayo. So it's true. Tayo, we are sons and daughters of God. Hindi lang kung sino-sino dyan. Lahat tayo tinawag to become sons and daughters of God. Kaya nga siguro, ayaw gamitin ni St. John yung word na miracle. Mas gusto niyang tawagin silang mga signs, mga palatandaan. Kasi hindi naman sarili ang itinatawag niya ng pansin, kundi ang kagandahang loob ng ating Diyos Amang nasa langit. Kasi yun ang function ng signs. A sign does not call attention to itself. It is calling attention to something else. Halimbawa, tinuro ko yung buwan, yung daliri ko, sign siya. Kaya lang importante yung daliri ko para pag sinundan mo siya, makita mo yung moon. Pag nakita mo na yung moon, di mo na kailangan ng finger ko. You get the point. Sign lang siya. So, same with us. Even if it is true that God can do good works through us, we never do it to call attention to ourselves. Si St. Ignatius of Loyola, tinuruan niya ang mga Jesuits. Siya ang founder ng Society of Jesus, o yung mga Jesuits. He taught them to always keep their feet flat on the ground. Meaning, huwag maging mayabang. Flat, feet flat on the ground. He always expects his disciples to do good.
gumawa ng mabuti. Pero kapag pinuri ka sa kabutihan mo, ang reminder niya, always keep in mind what the good works are for. Kaya ang motto ni St. Ignatius, AMDG. Latin ho yun. Ad maiorem Dei gloriam. Sa English, for the greater glory of God. Sa Tagalog, sa higit na ikaluluwalhati ng Diyos. Anumang mabuti ang makita nila sa atin, sana magpaalala sa kabutihan ng Diyos. Whatever is good that we do is for the greater glory of God. Let people see God in you. But when they see God in you, please point them back to heaven. Pag sinabing, ang galing-galing mo, point them back to heaven. And you say, only to God be the glory. To God be the glory. Amen.